worship. Psalms chapter 99, verses 2, 3, 5, and 9. The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is he. Exalt the Lord our God. Worship at his footstool. Holy is he. Exalt the Lord our God and worship at his holy mountain. For the Lord our God is holy. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti at naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman na sila ng pagkaliwanag sa ulap. Mula rito'y may dinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig na mga alagad ang tinig, labis silang matakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ito po ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet.
sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Father God, thank you for enabling us to experience life. I ask that you grant me the gift of reading and presenting your word to everyone. May the words of my mouth and meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Ang aking mensahe ngayon ay nasa loob ng ating binasang teksto sa Matthew 17:1-9. Sa panahon ng lumang tipan, ang bundok ay nangangahulugan ng pagiging malapit ng tao sa Diyos. Kagaya na lamang ng teksto nitong nakaraang araw, nang si Moses ay umakyat sa bundok ng Sinai upang makipagtipan sa Diyos, at kung saan ibinigay kay Moses ang 10 utos. During those times, the Israelites believed that the mountain is a place where they can hear the voice of God. Sa panahon naman ng bagong tipan, mountain played a various role in Jesus' ministry. Sa bundok siya unang nag-ayuno at nanalangin, at sa bundok din na iyon siya tinukso ni Satan. Mountains play a significant role in Jesus' ministry. He healed the sick, he drive away demons, he performed miracles like yung pagpapakain ng 5,000 mahigit na tao, and most of all, he proclaimed the good news. Sa ating teksto ngayon ay muli na namang nangyari sa bundok kung saan nasaksihan at naranasan ng 3 alagad ang kaluwalhatian ni Jesus. May 3 punto sa kung nais ibahagi sa inyo sa ating teksto ngayon. Una, we need to be awake in the presence of Jesus. Sabi sa Ephesians 5:14, for anything becomes visible in light, therefore it says, awake, O sleeper, and arise from death, and Christ will shine on you. If we really want to know Christ, hindi natin siya babaliwalain. Hindi natin siya tutulugan. Hindi natin siya paghihintayin. Hindi tayo mag-aalinlangan sa Kanya. At higit sa lahat, hindi natin siya ipagpapalit sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin. Revelation comes when we truly awake in the presence of God. That's why magtataka tayo, paano kaya nakilala ni Peter, sina Moses at Elias? Kahit ako nagtaka. Kasi nga, hindi pa uso ng panahon ngayon ang gadget, hindi pa uso ang picture. Paano na-identify ni Peter si Moses at si Elias? Simple lang ang naisip kong sagot dun eh. Dahil nasa presensya sila ng Panginoon, inireveal sa kanya ng Panginoon kung sino yung dalawang kasama ni Jesus Christ during transfiguration. Because nasa presensya sila ng Panginoon, nandun yung revelation ng Panginoon sa kanila. Kaya nagkaroon sila ng pagkakakilala doon sa dalawang kasama ni Jesus Christ. The glory of God is the presence of God. Pangalawang puntos, we need to listen to Jesus wholeheartedly. Ang sabi sa verse 4, Guro, mabuti po yung nandito na kayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Sa account ni Luke, nabasa ko doon, may kasunod doon sa verse na yun eh, ang totoo ay hindi alam ni Pedro ang kanyang sinasabi. Minsan may ganun tayong pangyayari sa buhay natin. Minsan hindi natin alam yung sinasabi natin or yung naipapangako natin sa Panginoon. So, sobrang excited natin. Sobrang excitement natin. Minsan nakakapangako tayo kay Lord, hindi natin natutupad. Sa totoo lang, ang dali-dali magsalita kapag masyado tayong na-excite. Sometimes we need to be quiet and listen. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa atin. At alam ng Diyos kung ano yung dapat nating gawin. Ang sabi sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. We need to listen to God. Ano ba yung nais niyang gawin natin? Ano ba yung nais niyang ipagawa sa atin? Have you ever tried to explain something to someone na maingay or hindi nakikinig sa'yo? Di ba nakakainis yun?
It is impossible to talk and listen at the same time. Kaya nga binigyan tayo ng dalawang tenga, isang bibig, para makinig at the same time magsalita. Meaning, makinig muna tayo bago tayo magsalita. Sa Santiago 1:19, tandaan ninyo ito mga kapatid. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Prayer is more than taking our wish list to God. It involves listening to what He says to us. Sa pamamagitan ng pananalangin, malalaman natin yung revelation ni Lord. Kumbaga, di ba pag nananalangin tayo, salita tayo ng salita. Pero during those prayer time, hindi natin namamalayan. Inakausap na rin tayo ni Lord. Nandun na rin, pumapasok na rin sa ating isip, sa ating puso, yung mga bagay na nais sabihin din sa atin ng Panginoon, yung mga sagot sa prayers natin sa pamamagitan ng taimting na pananalangin. Notice the command, listen to Him. Listening means to hear, understand, and put it into action. It is not enough to just hear. It is not enough to just understand. We need to put it into action. Hear and obey, ika nga. Makinig at sumunod sa ating Panginoon. Pangatlong puntos, we need to know that Jesus is all we need. The disciples didn't understand what is going on. There was Moses and Elijah representing the law and the prophets. There was a bright cloud and voice of God. They fell in fear and hide their faces. When they look up, ang nakita na lang nila si Jesus Christ. So, yun yung unang naramdaman ng mga disipulo during time of transfiguration. Natakot sila, nanginig sila. Kasi siguro nasa isip nila, katapusan na ng mundo, nagpakita na ang mga propeta, nagpakita na si Moses. Siguro kakainin na sila ng lupa. Yung siguro yung nasa isip nila, kumbaga natakot sila. Pero after that incident o yung transfiguration na yun ng Panginoon, pagkatapos nun, ang nakita na lang nila si Jesus Christ, kaya na-excite si Peter eh. Panginoon, buti nandito kayo. Igagawa ko kayo ng kubol. Diba? Yun yung nasa isip nila, niya agad. Kasi na-excite siya dahil, ay, nandito pala si Jesus Christ, nandito pala yung Panginoon namin. Nawala yung takot nila that time. Ang ipinapakita sa atin dito, ang ipinakita ng message na yun sa disciples is, Jesus is older. Kumbaga, nawala yung takot nila, nagkaroon sila ng confident, nawala yung panginginig nila dahil nakita nila si Jesus Christ. Kaya sa mensaheng ito, ang sabi niya, Jesus is all we need. He is our Savior, our Provider, Defender, and Friend. He is all we need. He is the Son of God, as He was demonstrated in this passage, di ba? Pinakita sa mga alagad niya yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang pagiging Diyos. Jesus is all we need para sa pagbabago ng ating buhay, pagtatagumpay sa ating mga sarili, at paglaya sa kasalanan. Pinakita dito na magniningning tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. We need Jesus in the trying times ahead. May mga darating pang kapighatian at kamatayan. This is what transfiguration is all about. The change that comes within. Yung pagbabago natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magkaroon kayo ng kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito yung pangako sa atin ng Panginoon, kaya manatili tayo nakakapit sa Kanya. Manatili tayo nagtitiwala sa Kanya. Manatili tayong naglilingkod sa Kanya. At manatili tayong may pagsamba sa Kanya. At yung higit sa lahat, yung great commandment niya, yung great
commandment niya sa atin na pag-ibig. Yung pag-ibig na ibinigay niya at ipinagkaloob niya sa atin, iparanas natin sa iba. Ang sabi sa Ephesians 3:20-21, "Now to Him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us, to Him be the glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." Nasa panahon po tayo ng pagkakaloob ngayon. Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest parts of their hearts. Pag-iingat sa amin. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, sa oras ito, nilalapit ko po sa inyo aming mga kapatid na may makaramdaman. Patuloy po sila hipuin, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman sa aming lalad ng katawan. Nilalapit ko po sa inyo aming mga kapatid na si Luther Partosa Calderon, si Ivan Bulak, si Ate Linda Leongson, si Gloria Dolores, si Rosie Aquino, Jojo Antillano, si Rosalie Valera, Babette Isguera, Sofia Reyes, Benjamin Mendoza, Alin Santos, Ibesio de Borja, Elma Mariano, Luis Francisco, Sani Mariano, Rina Gonzaga, Peter Barela, Aseya Cartalo, Elvin Jurado. At sa mga usita pa nyo, nilalapit ko sa iyo si Edwin Marundan na nasa ospital na patuloy niyo po siyang hipuin sa kanyang karamdaman. Lord, nilalapit ko po ang bago sa inyo ngayon sa usito na batid niyo po, Panginoon, ang mga karamdaman nila, Panginoon, at alam ko rin po, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot, kayong aming inaasahan, Panginoon, sa aming mga nararanasan, Lord, kaya patuloy po ingatan, Panginoon, namin mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. Tubay niyo po ang kanilang mga pangangailangan, lalo na, Panginoon, sa mga iniinom nilang medisina, Panginoon, na patuloy ito maging karagdagan sa kanilang kagalingan. Lord, kayo po, Panginoon, nakakabatid ko anuman ang mga karamdaman ng bawat isa. Kaya, Panginoon, patuloy niyo po silang hipuin, patuloy niyo po silang pagalingin. Lord, nilalapit ko rin po, Panginoon, sa inyo ang mga infected ng COVID-19 virus sa Panginoon. Patuloy na pong mawala ang virus na ito. Alam ko na patuloy yung may kilos, Panginoon. Nauusagin, Panginoon, na foot and mouth disease sa mga bata, Panginoon. Inayuyo po, Panginoon, ang mga bata ito na makaranas ng ganitong ramdaman. Lord, ang lahat ito, Panginoon, ay nilalapit ko po sa inyo. You're the greatest healer, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming tagapagpagaling. Nilalapit ko rin po sa inyo ang mga nakakaranas ng anxiety, ng depression. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng peace of mind. Panginoon, naniniwala ko, nakikilos kayo sa bawat sa Panginoon na nakakaranas ngayon ng mga karamdaman.
Salamat po, Panginoon, ngayon lang po. Ngayon po ay hinihiling po, Panginoon, na ito ay maging kagalingan, Panginoon. I claim this, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, aming Panginoon, Ama, sa langit. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa amin na kami ay inyong itsinugo sa mga dako, lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar. Kami po ay nagpapasalamat at aming inaalaala, pinapanalangin ang aming misyon dito sa Bayan ng Taytay, ito pong nasa Bulod o ang Upper Apil. We pray for all the members, the worker, Father God, ang buong pamilya na nananambahan doon, pagpalain niyo sila, paramihin niyo sila, Father God, at lalo niyong pag-ibayuhin ang inyong pag-ibig sa kanila upang sila ay humayon din, isugo mo sila sa mga lugar na gusto mong ipadala sila. Father God, ganun din ang panalangin namin para sa Pandan Antique. We thank you dahil nagkaroon kami ng isang magandang iglesia doon. Dalangin namin ang aming pastor, Tubal, kasama ng kanyang asawa, si Ruby. Ganun din ang mga miyembro na naroon. Kasama po ng mga kalapit churches na gumagabay tumutulong sa aming mission na ito. We also pray and lift up to you aming bagong pinagbimisyonan, ang Gimaras at ang Kapis. We are praying for ang mga tao doon na makilala, ihandog ang kanilang buhay sa inyo. Salamat po kay Kuya Eler na nag-donate ng lote para po sa iglesia doon sa Gimaras. Ganun din sa Kapis, doon sa lugar na nagkakaroon na ng pagtuturo ng mga bata. We thank you. We praise you. Kay Flor, Kapapas, Lord God, na iyong ginagamit doon. Ganun din sa Sampaloc Tanay, yung mga dumagat, mga tribo doon, Father God, we pray for them. Isinugo mo si Kuya Boying, ang kanyang asawa, pati si Pastor Steve, at nais namin, Lord God, makapagtayo din ng isang bahay pag-aralan ng Biblia, o pwede na, Lord God, na bahay-sambahan. Kung loloobin mo, Father God, yung sa lugar ni Diday, we pray for it. At makatulong po namin ang mga kalalakihan, kababaihan, kabataan dito sa Taytay para maayos po namin yung lugar na pagdadausan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun din, patuloy namin inilalapit sa inyo ang ginagawang linggo-linggong pagmimisyon sa Siniloan, Laguna. Katuwag po namin dito ang Siniloan UNC. Dalangin po namin mga kabataan at mga magagawa doon na patuloy na magsipag. At salamat kay Mary at kay Roy na pinagagamit nila yung lugar nila. Dinadalangin namin ang mga miyembro ng komunidad na iyon. Makakita nila ang kaliwanagan, maranasan nila, Lord God, ang pagpapala. At marami mo pa kaming pagdadala ng pagmimisyon, Father God. We are offering our lives to you. We are surrendering, Lord God, to you. At idako mo kami. Isugo mo pa kami, Lord God. Sa iyo ang kapurahan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Patuloy po kami lumalapit sa iyo, Ama. Amin po'y dinudulog ang aming paarana na Taytay United Methodist Christian School Institute. Dalangin po namin na patuloy mo po bigyan ng karunungan na namumula sa iyo ang aming mga officers, teachers, mga faculty and staff ng mga schools. Pinagpapasalamat po namin na binigyan mo kami ng paaralan upang maghintaan ang patuloy na pagkakilala sa iyo ang mga magulang at mga guardian at mga estudyante na natitiwala, Panginoon, sa aming paaralan. Maraming salamat po sa pagtitiwala nila sa aming paaralan. At maging ang financial status ng paaralan, Panginoon, tunay na alam po namin na sa inyo nagmumula lahat ng pangangailan. Kaya pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa kanilang pangalan ng Diyos Jesus. Patuloy po kapilang Ama ang aming panalanginan ngayong gabi ito. Aming mga bansa, sa bansang Pilipinas, kapilang Ama, itinataas ko po sa inyo ang Panginoon, ang aming presidente, ang vice-presidente,
bigyan mo po sila, patuloy na bigyan ng kaalaman upang kung paano ang bansa ito ay mabalik sa dating kaayusan ng dakilang ama. Marami pong gawain sa bali kay dakilang ama magdadagdag nito upang hindi magpatuloy. Ganyan din po sa paggawain mula po sa kabinete, sa senado, sa kongreso, sa governance, ganyan din po sa mga mayors, vice mayor, sa mga kagawad, sa mga barangay captains hanggang barangay tatay at dakilang ama. Itinataas po si dakilang ama ang lahat po ng local at national governments, ang mga department na nito, ang mga kawani Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng kaalaman kung paano ang tunay na paglilingkod sa mga taong nagbabayad sa kanila na may katapatan dakilang ama sa kanilang kanilang pula. Alisin po nyo dakilang ama ang corruption dakilang ama sa aming bansa ito. At dito po dakilang ama nagiging nagkakaroon ng kahirapan ang aming bansa. Ganun din po sa droga, Panginoon, sa mga rebellions dakilang ama, yung mga paaralan na kung saan ang mga kabataan ay na kukuha ng mga masasamang elemento, ng mga masasamang mga nawalang ng Panginoon na dinidiyos kundi ang kanilang mga sariling kaalaman. Dakilang ama, patuloy kong binatas yung dakilang ama na patuloy mo silang bigyan ng kaalaman kung paano makipunod at kung paano ang batas ng Pilipinas ang kanilang natutuparin na may takot sa iyo ng dakilang ama. Ganun din po, Panginoon, itinataas ko sa iyo yung dakilang ama ang lahat ng mga nangyayari sa buong mundo, dakilang ama. Katulad po ng mga gyera nangyayari sa Ukraine at Russia, Panginoon. Kayo po kumagin na ito. Kayo po nakakala kung paano nangyayari ito, dakilang ama. At kayo rin po, dakilang ama, ang may kontra sa lahat na ito. Ganun din po, Panginoon, itinataas ko sa iyo, dakilang ama, ang mga nangyayari pa, Panginoon, sa ibang palig ng mundo. Ang mga hindi pagkakaunawa ng Israel, ng Egypt, ganun din po ng Iran, at iba pa pong mga bansa na kung saan dakilang ama, mostly lahat po dito dakilang ama, ay kukunti lang po ang kumikilala sa dakilang aming Panginoon na may nagsas sa amin, ang Panginoon Jesus Cristo. Ganun din po dakilang ama, tinatas po siya ng mga superpower sa mga bansa, tulad ng Amerika, ng China, at dakilang ama. Kasama na rin po ang North China, dakilang ama, North Korea, Panginoon. Itinapas po lang yung dakilang ama na pumapit na po kayo sa lahat ng mga nangyayari. Sa lahat po ng mga pangyayari na kung saan ay may mga kalamidad na nangyayari. Sa lahat po ng mga lindol, sa lahat po ng mga pagtutok ng mga vulkan na kung saan dakilang ama ay nakakarami mga namamatay dakilang ama. Lahat po hindi may mga katahilanan at alam din po namin, Panginoon, na kayo ang lahat ng lumikaran lahat nito. Kayo po ang nagsabi na dalating ang panahon na mabalik ang Panginoon sa Kristo po kami hukuman sa lahat ng aming mga nagagawa, mabuti man ang masama. Dakilang ama, salamat po, Panginoon, sa mga buhay namin lahat na dakilang ama. Patuloy mo kami iniingatan, dakilang ama, ng mga naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Maraming po salawat, dakilang ama, sa matamis na pangalan ni Jesus Kristo.
tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat mayroon kami mga pagkakataon kahit po sa online ng Pagsambahay. Makapagpuri kami, magkasama-sama kami sa iyo upang parangalan, papurihan ng madalang pangalan. Salamat po at salamat sa mga taong ginamit mo at dalamin din po na yung patuloy silang pagpapalain o Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Ganun din, aming pong dalamin ang mga banal na mga pangyarihan sa lahat. Na patuloy pong susubaybayan ng inyong mga anak. Patuloy pong pagpapalain, sasamahan kami sa lahat po ng aming mga ginagawa. Lamin po natin kami na mensahe mo na amin po namin. Ito po'y magpapala sa bawat isa sa amin. Panginoon, tunay nga po na ikaw ang aming inaasahan. Kaya sa mga sandali po ito, aming pinagkakatiwala sa iyo lahat ng aming bagay. Ang aming pong iglesia, ang aming iglesia na kung saan mo kami tinawag, patuloy mong palakasin, patutagin, palaguin, magsumipag sa pagibisyon, magpatuloy sa iyong gawain, ang aming pong tahanan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ang dalangin namin lakit ng Diyos. Ikaw po ang magtatayo ng bawat kaluluwa, ikaw po ang sumama lakit ng Diyos ng mga pangyarihan sila. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, be gracious unto you, and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen and Amen.